Sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. May tatlong bahagi ang Diyos: ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. At ang tatlong ito ay iisa, ang tunay at buhay na Diyos. Ang tatlo ay magkakaiba, gayunman ang tatlo ay iisa. May isang magandang anghel sa langit na tinawag na Lucifer, na ang kanyang mataas na posisyon ay bantayan ang trono ng Diyos. Ngunit isang araw ay sumagi sa puso niya ang kasalanang kapalaluan. Ibig niyang maging kagaya ng pinakamakapangyariang Diyos. Si Lucifer, sa kanyang kahibangan, ay umakit na maraming anghel upang umanib sa kanya sa tangkang sakupin ang langit. Ngunit may malaking suliranin si Lucifer. Siya ay isa lamang nilalang. Itinapon ng Diyos si Lucifer at ang lahat na nagimagsik na mga anghel mula sa langit. Ang mga ibinagsak na anghel ay naging mga diablo at si Lucifer ay naging si Satanas. Sila'y nanatili sa palibot ng planetang lupa na naging teritoryo ni Satanas. Ang lupa ay naging sentro para sa isang kamangha-manghang drama. Dumating ang sandali upang ipakilala ang isa sa mga pangunahing tagaganap. Sinabi ng Diyos, "Gawin natin ng tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at bigyan sila ng kapamalaan sa buong lupa." Kaya nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos, nilikha niya siya, lalaki at babae niya silang nilikha. At tinubog ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at tiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. Si Adan ay sakdal at ginawa upang mabuhay magpakailanman. Ngunit si Satanas ay lubhang nagalit. Ang kanyang teritoryo ay pinasok ng isang bagong nilalang na tinatawag na tao. Si Adan ay nanirahan sa magandang halamanan ng Eden at pinangalanan ang lahat ng mga hayop na nilikha ng Diyos Anak. Lumakad si Adan na may katiwasayan kasama ng Diyos at binigyan siya ng Panginoon ng pamumuno sa lahat ng mga bagay na nabubuhay. Ngunit kinamuhian ni Satanas si Adan at ibig niya siyang mapatay. At inutusan ng Panginoong Diyos ang lalaki na nagsasabing, "Mula sa bawat punong kahoy ng halamanan ay malaya kang makakakain, ngunit mula sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama ay huwag kang kakain nito. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain nito ay tiyak kang mamamatay." At sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Igagawa ko siya ng isang katulong na nararapat para sa kanya." Kaya nilikha ng Panginoon si Eva mula sa isa sa mga tadyang ni Adan. Ang buhay nila sa halamanan ay tunay na paraiso. Minsang nag-iisa si Eva, ay nilapitan siya ni Satanas sa anyo ng isang magandang ahas. Nagsinungaling siya kay Eva at tinukso siyang kumain sa ipinagbabawal na punong kahoy. Si Eva ay nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali. Sinunod niya si Satanas sa halip na ang Diyos. Sa hayagang pagsuway, sina Adan at Eva sa pagkain nila ng pinagbabawal na bunga ay nagkasala sa harap ng Diyos. Nawala ang kanilang pagiging walang malay. Kapwa sila namatay sa espiritu at ang kasalanan ay naipasa sa kanilang mga sarinlahi gaya ng mikrobyo. Bunga nito, walang isa man sa atin ang walang kasalanan. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at hindi ito ipahihintulot sa harapan niya. Ang sumpa ng kamatayan ay naipataw sa buong sangkatauhan at sa lupa. Isinumpa ng Panginoon ang lupa na maglitaw ito ng mga tinik at dawag dahil sa kasalanan. Dahil dito, pinaalis siya ng Panginoon Diyos mula sa halamanan ng Eden upang bungkalin ng lupa na kanyang pinagmulan.
Bunga nito, si Satanas ang namayani sa sistema ng sanlibutan ito. Nawala sa tao ang kapamalaan sa buong lupa at siya ngayon ay naging alipin ng prinsipe ng kadiliman at ng kanyang mga diablong pulutong. Gayunman, ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay nangakong magsusugo ng isang tagapagligtas upang kumpunihin ang pinsalang idinulot ni Adan. Sina Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming anak. Dalawa sa kanilang mga anak na lalaki ay nagngangalang Cain at Abel. Si Cain na panganay dahil sa matinding galit ang kumatay sa kanyang kapatid na si Abel. Ang sangkatauhan ay nagsimula na sa kanyang mabilisang pagbagsak. Habang ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay nagkalat sa lupa, naging lalong marahas ang sangkatauhan. Ang mga walang katapusang digmaan at malupit na pagpatay, panggagahasa at pagpapahirap ay lumagat. Sa kabila ng kahabagan ng Panginoon, ang puso ng mga tao ay patuloy na kumakalaban sa Diyos. At sa hindi nila pagkatakot sa Diyos, ang sangkatauhan ay nalublob sa pinakamalalim na uri ng katampalasanan hanggang sa pag-aalay ng kanilang mga anak kay Satanas. Bihira nang makakita ng isang taong nagmamahal sa Panginoon.